Hello. The weather is crazy today. Look at those. Sabi sa balita, sa na-fall ng hapon. So scary. And wala rin masyadong tao ngayon sa clinic. Because it's raining. Oh my. Stay safe, everyone. Stay safe. Good morning, everyone. This is Doc Jello of Zootopia Animal Clinic. Sobrang lakas ng ulan dahil may bagyo si Tisoy. And I'm going to discuss to you all what to do in cases of this. Ang dapat niyong gawin sa inyo, ang dapat ihanda kapag mayroong bagyo para lagi kayong prepared in worst case scenario or emergency with your fur babies. Sino nag-text daw? Chloe. Can you bring? No! Lalo lumalakas! Oh no! Seriously, napakalakas talaga ng balon sa labas. It's scary. Ayaw mag-focus. So, magmalakas na. And to start, first thing to consider in securing and preparing for disaster and emergencies such as bagyo, tulad na nangyari ngayon for your fur babies, first thing to consider is shelter. So, dogs needs shelter as well as cats. So, depende kung paano natin sila nire-rear. So, especially with dogs, some dogs are reared outside the house. And some dogs are reared inside the house. So, for the dogs that are reared outside the house, we have to make sure that they are properly sheltered. Meaning, walang access or walang ulan, hindi sila tinatamaan ng rain, hindi sila mabasa sa bagyong mangyayari. Shelter is very important and actually it is the first thing in the five primary needs ng isang animal. So during this time na maulan at mabagyo, dapat mahanda ninyo na maayos ang kanilang shelter. Make sure na mayroong maayos na bubong at hindi sila mababasa ng bagyo. Second to consider is you have to prepare for enough food. As you know, kailangan meron kayong proper storage or prepared storage ng pagkain. Not just for your family, but to your pets as well. Dahil during bagyo, inaasahan natin na maaaring hindi mag-function yung mga markets and some mga bilihan ng pagkain. And if ever man, dog food is a very, very practical way to preserve. Matagal ito, huwag lang mababasa ng ulan. So, dapat meron tayong enough storage ng pagkain nila, hindi lang sa atin or para sa ating mga tao, but para sa ating mga animals as well. Third thing to consider is you have to prepare for a medical kit. Medical and emergency kit is very important during emergency situations such as bagyo, landslide, or anything. So you have to prepare hindi lang para sa bahay, pero para sa mga pets nyo. So emergency box, it should have something like gauze, panlinis ng sugat, as well as other immediate drugs. So para sa tao, maraming available drugs, but for dogs, very limited. So in cases ng sugat, meron tayong panlinis dapat ng sugat. Like meron din tayong mga band-aids and whatsoever. Para sakali man hindi agad madala sa doktor kung sarado man ang mga clinic and hospital, handa ang ating household para i-address initially ang mga emergency cases during bagyo or any sakuna. So first aid is very important. And also, if you can try, kung magkaroon man ng emergency cases or medical emergency case, you can try to ask a doctor or try to call if ever talaga merong malaking problema. You can try to call a veterinary clinic. Kung open man, mas magandang madala nyo agad. But if not, at least sana prepared kayo by preparing the emergency and medical kit box sa inyong tahanan. In cases of flood, make sure to not just rescue your family and stuff, but also make sure to rescue your fur babies and animals as well. So they need help too, lalo kung sila ay nakakulong. Make sure na handa nyo silang ilabas doon
nang sa gayon ay matulungan nyo sila at hindi sila ma-stuck, especially sa flood. Baka ma-drown naman sila kapag nakakulong lang sila. So, please, 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 secure them, lalo kapag bumaha. Also, a reminder for fur babies na nasa labas and for parents na nag-rear ng kanilang mga dogs sa labas ng bahay, might as well magbigay kayo ng konting comfort during sa malamig na panahon tulad ngayon pag-ulan. Make sure na maglagay kayo ng mga tela or basahan or damit sa kanilang mga kulungan para naman ma-warm ang kanilang katawan. Even though mainit talaga sila at kaya nalang withstand the temperature, but still kailangan nila ng comfort during these times. In cases of whelping or nanganganak na aso during calamity or bagyo, you have to be prepared. And there are two things that I want to leave for you to be prepared. First is watch this vlog. So I created the video already about whelping in dogs or panganganak. You just have to watch it so that you can be guided and alam nyo ang mga dapat nyong malaman during panganganak ng inyong dog. Ikalawa, you have to secure an appointment with your veterinarian or at least make sure to have a vet clinic na prepared sa schedule ng inyong dogs so you can prepare this ahead of time. So alam niyo naman po expected date of whelping ng inyong dog, so you have to prepare for it. And of course, nang sa gayon, madala niyo yung inyong dog dahil lalo kapag nagkaroon ng difficulty or dystocia or paghirap sa panganganak, kailangan nyo talaga silang dalhin sa veterinarian dahil hindi nyo na kaya itong i-handle lang on your own sa mga bahay ninyo, lalo at bumabagyo. That's all I can advise during bagyo, calamity, whatsoever. If meron man ako na-miss, you can try to comment it down below para at least makashare man lang kayo with this vlog and sa ibang mga viewers natin kung meron pa dapat tayong malaman and meron man ako na-miss. And of course, please, during emergencies and calamities and bagyo, do not leave your pet behind. Please do not leave them and of course, prepare for the worst case scenario as always. Thank you so much for watching. At salamat for reaching this far in my video. Make sure to subscribe in this channel and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod kong video. Salamat po for watching. This is Doc Jello of Zootopia Animal Clinic again. Take care everyone, lalo ngayong bagyo. Mag-iingat tayong lahat. Salamat and God bless!